So yun nga mga kabrods, may pinaplano nga po daw ang tatlong kuponan na ito na may kukunin silang player pagkatapos nga daw po ng PBA bubble or makukuha nila ito sa 2021. So unahin nga po natin sa Magnolia Hot Shots mga kabrods. So ang Magnolia nga mga kabrods medyo hirap yan sa ilalim dahil nga nakukulangan sila ng pwersa sa ilalim or big man. Lalo na nga't may edad na rin itong si Rafi Ribiz at si Corpus naman nasa forward position, tapos si Pingris may edad na rin at ang sentro talaga nila dito ay ito talaga si Ian Sanggalang. Kaya nga may plano ang Magnolia Hot Shots mga kabrods ha, at madadagdag ng big man etong Magnolia, which is pinaplano nga nilang kunin eto nga daw si Christian Standhardinger para nga matulungan ni si Stand etong si Sanggalang, dahil paminsan etong si Sanggalang hirap talaga kapag siya lang ang umiilalim dito sa hot shots, kaya kailangan talaga niya ng katulong na malaki-laki, kaya gusto nilang idagdag talaga sa roster ng Hot Shot etong si Christian Standhardinger. So ikaw mga kabrods, ano pong opinion nyo dito na kukunin ng Hot Shots etong si Standhardinger sa 2021? Komento ko lang po ng opinion mo mga kabrods. So sunod naman natin ang pinaplano nga daw ng San Miguel Beermen, pero hindi natin alam kung plano ba ito. Kaya mga kabrods, ayon nga sa isang PBA insider na si Sir Snow Badwa, na isang star player ng koponan na gustong lumipat sa isang champion team at makapag grand slam. Isa pa dito dahil naiinis nga ang mga teammates na niya sa kanya, at mismong teammates niya ay gustong i-trade na siya dahil tuwing endgame nga daw sumasablay ang player na ito at kinakapos sa ulit. So grabe ang tampuhan nila mga kabrods. So obvious ito mga kabrods, dahil siya nga ang tinutukoy ni Sir Snow Badwa na si CJ Perez. So mga kabrods, CJ Perez sa kanya na mismo nang galing mga kabrods, na gusto na niyang lumipat sa isang champion team, which is nga ang San Miguel Beermen, para nga makapag-kampyon na nga daw siya at makaalis na sa kuponang nakatampuan niya. So ang SMB nga ngayon ay alam natin na kulang ang lineup nila dahil wala nga itong si Romeo ngayon na na-injured, at wala pa rin itong 6-time MVP nila na si Junmar Fajardo. So mga kabrods, alam natin na na-injured nga talaga itong si Romeo. So ang plano dito ng SMB, si CJ Perez ang gaganap sa role ni Romeo, or pwede rin naman silang magsabay kapag magaling na itong si Terrence, at posible talaga na magiging future pa talaga ito ng SMB at mga kabrods, at baka maging franchise player pa nila itong si CJ Perez. So yun nga mga kabrods, CJ Perez to SMB. So, ikaw mga kabrods, ano po ang opinion mo dito mga kabrods? Komento mo lang po ang mga opinion mo mga kabrods. Bago nga magpa-drop si Parks dito sa PBA, nagpaparinig na ito at giyang na giyang maglaro sa barangay Ginebra. Dahil nga, dati pa lang, ito na ang koponan sa PBA na gustong-gusto niya puntahan. Halos lahat naman kasi ng mga players na papasok pa lang sa PBA, gusto nila sa barangay Ginebra mapunta. Dahil alam nilang sisikat sila dito. Dahil ang Ginebra nga ang isa sa mga sikat na koponan dito sa PBA. At grabe rin kasi ang suporta ng mga fans ng Ginebra kumpara mo sa ibang teams. Kaya naman ganun kapursigido itong si Parks na maglaro sa Ginebra. Pero nung nagpa-drop siya, kinuha siya ng Blackwater Elite. Tapos trinade din naman sa TNT kapalit ni Tony Semerad
Don Trulliano at ang 2021 first round pick. Si Ray Parks nga, malaking gwardiya dahil siya ay nasa 6'4" at flexible maglaro kasi nga may experience na ito sa ibang bansa at grabe rin ang training niya doon. Kasi nga sa ganyang height, kaya niyang magdala ng bola. Ngayon, kung mapunta siya sa Barangay Ginebra, lalaro siya doon as guard position or shooting guard at matutulungan niya sa scoring itong Barangay Ginebra dahil kailangan na kailangan ng Ginebra ang mga shooters at scorers katulad ni Parks. Ay kilala bilang scorer itong si Parks at naghahanap talaga siya ng paraan makascore at matulungan yung kanyang koponan na manalo. Lalo na nga kumapunta siya sa Barangay Ginebra dahil gusto nga niya talaga dito. Dahil mag-iiba talaga yung laro mo, lalo na kung gustong-gusto mo yung koponan mo, di ba? Isa na rin dito, baka mas bigyan siya ng mga isolation play ni Coach Tim. Dahil mahilig sa mga iso plays itong si Ray Parks. At makakatulong din itong si Parks sa depensa. Dahil kaya din niyang bantayan yung mga imports dahil sa kanyang ganyang height. At may never say die attitude naman din itong si Ray Parks. Kung may Chris Ross nga ang SMB, may Ray Parks naman ang Ginebra, di ba? Kung sakali man mga kabrody. Pero kung gusto kunin ng Ginebra ang isang Ray Parks, syempre, may trade na magaganap dito. Pero sa tingin ko, hindi ipapamigay ng Ginebra ang mga guards nila. At sa tingin ko, hindi rin basta-basta papakawalan ng TNT katropa itong si Ray Parks dahil malaking tulong siya sa kanila. Dahil kinuha nila yan. Pero kung sakali man, mga kabrody, kung sakali mang magka-interest ang Ginebra kay Ray Parks Jr., kung sakali man, sa tingin mo ba, bagay kaya ang isang Ray Parks Jr. sa Barangay Ginebra, San Miguel? Komento mo lang ang opinion mo mga kabrods at iisa-isahin natin yan. Salamat sa panonood mga kabrods. Adios, yun lang, I'm out. I just want a bag, like a old lady. I'm backwoods smoking, I don't know papers. Pass that 808, that dump shaker. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby, mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I fuck my makeup. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shawty, I know what you after. Okay, yeah.